May isang karanasan ako noon na talagang nagbigay sa akin ng kilabot. Magpahangga ngayon. Nangyari po ito sa bahay na inuupahan ko noon. Hindi lang naman ako ang umuupa sa bahay na ito. Lima kami noon at ang bawat isa sa amin ay mayroong sariling kwarto. Dalawa sa ikalawang palapag at tatlo naman sa ground floor. Maliit lamang ang bahay at syempre maliit din ang kwarto. Mura ang renta. Kahit na medyo sira-sira na ang bahay ay ayos lang kasi kinakailangan ko ring magtipid para maipapadala ako sa aking mga magulang. Noong time na yon, wala pong kuryente ang bahay. Gasera lamang ang ginagamit namin. Subalit ako ay sanay naman ako sa madilim kaya hindi ako gumagamit noon. Maliban na lang kung mayroon akong gagawin o mayroong isusulat. Umaga hanggang hapon po yung duty ko noon. May isang pagkakataon na yung dalawang kasamaan ko sa bahay paupahan ay umuwi sa kanika nilang probinsya. Tapos yung dalawa naman ay mayroong duty sa gabi. So bali ako yung natira sa bahay noon. Pagkatapos kong magapunan ay nasorpresa ako nang dumating yung may-ari ng bahay. Matanda na po ito at tawagin natin siyang Lola Felisa. Hindi niya tunay na pangalan. Kinamusta niya ako noon at ganun din sana yung gagawin niya sa mga kasamahan ko doon. Subalit nagkataon din na wala sila doon. Minsan lang din kasi kung bumisita doon si Lola Felisa. Hindi nagtagal ay nagkape ito at nag-usap kami noon. Hindi na ako nagtanong pa kung ano yung sadya niya doon. Iyon din kasi ang kauna-unahang beses na gabi siyang bumisita. Pagkalipas ng 30 minutong pag-uusap, ay mayroon itong babala. Iho, mag-ingat kayo dito. Balibalita ngayon sa baryo na ito na may umaaligid daw na masamang elemento. Isang aswang daw. At mukhang bagong nyanggaw. Pabulong na sabi niya. At ako naman po ay lumaki sa isang syudad at walang gaanong paniniwala pagdating dito. Hindi na ako sumagot pa sa kanya kasi nire-respeto ko rin ang kanilang paniniwala. At siya nga po pala, baka magtanong po kayo. Nasa isang probinsya po yung pinagtatrabahuan ko at ang inuupahan kong bahay. Doon ako nakadistino kaya wala akong magawa. May binigay pa si Lola Felisa. Ito ay isang maliit na bote na kapag daw bubula ay mayroong umaaligid. Tinanggap ko naman ito at maya-maya lang ay tinawag na ni Lola yung apo niya na nasa labas ng bahay kasi aalis na sila. Sinabihan niya rin ako na mag-ingat daw ako doon at maging mapagmatyag nang dahil ako lang yung tao sa bahay paupahan. Nagpasalamat din ako nang dahil nag-aalala talaga yung matanda. Ito yung nagustuhan ko noon kay Lola. Bandang alas 8 ng gabi ay pumasok na ako sa loob ng kwarto. Dinala ko noon yung gasera na pagmamay-ari ng kasamahan ko doon. Hiniram ko muna kasi nasa probinsya pa ito. Inilagay ko ang gasera sa maliit na mesa at sa tabi nito, inilagay ko yung bote na binigay ni Lola Felisa. Nagsabi pa ako noon na, "O sige nga, hintayin ko ngang bumula. Baka totoo yung sinasabi ni Lola." Sabay ngiti. Pero sa totoo lang po, hindi talaga ako naniniwala sa mga kababalagan nung time na yon. O baka nang dahil wala pa akong karanasan. Umatak ang alas 9 ay naisipan kong patayin ang gasera nang dahil dinalaw na ako ng antok noon. Sobrang dilim ng kwarto. Wala ka talagang ilaw na makikita. Maliban na lang kung nandoon yung kasamahan ko sa ikalawang palapag. Hindi niya pinapatay ang gasera sa tuwing matutulog ito.
kung nandoon siya. Kahit papaano ay mayroon akong makikitang ilaw sa bubong ng bahay. Kumbaga yung ilaw ng gasera ay nagre-reflect sa bubong. Nanibago ako noong sandaling iyon at sabi ko, sobrang dilim naman yata. Kaya naisipan kong bumaba ng bahay at kumuha ng posporo sa kusina. Kumakapa ako noon sa dilim nang dahil wala talaga akong makitang liwanag. Sobrang dilim at nagmistula akong bulag noon. Sa pagdating ko naman sa kusina ay agad kong sinindihan ang gasera. Subalit walang kung ano-ano ay nakarinig ako ng langit-ngit sa sahig ng kwarto ko. Pero hindi ako natakot noon nang dahil mayroon din kasing mga daga sa bahay na iyon. Malalaki pa. Kaya minsan umaalog pa nga yung sahig ng kwarto ko kapag may mga daga na naghahabulan. Umakyat ako sa ikalawang palapag na walang inisip na ibang bagay. Pumasok ako sa kwarto na parang normal ang lahat. Inilagay ko ang gasera sa gilid ng maliit na bote at nagulat ako sa nakita ko na yung parang tubig sa loob ng maliit na bote ay bumubula. Subalit hindi naman ganun kalakas. Nagduda ako noong sandaling iyon, kinilabutan at unti-unti kong inisip na baka totoo nga ang sinasabi ni Lola Felisa. Ako lang talaga yung hindi naniniwala sa mga ganun. Humiga ako sa kama, subalit nasisilawan ako sa ilaw ng gasera. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko ng upuan ang harap ng gasera para hindi direkta tatama ang ilaw sa akin. Yun kasi ang gusto ko. Maya-maya lang ay dinalaw na ako ng anto at unti-unti akong nakatulog. At kahit bumula man ang langis na iyon, ay parang normal lang sa akin. Makalipas siguro ang 30 minuto, ay nagising ako nang dahil parang umalog yung kama ko, na parang may tao sa ilalim. Minulat ko ang aking mga mata, at gulat na gulat ako sa aking nakita. Sa bintana ng kwarto ko, ay may nakadungaw. Nagkatitigan kami ng ilang segundo at yung katawan ko ay hindi makagalaw. Parang pinakaw ako sa aking hinihigaan. Sobrang takot na takot ako. Kung iisipin po ay wala siyang papatungan sa labas ng bintana nang dahil nasa ikalawang palapag kami. Pero yung mga kamay niya ay nakahawak sa dinadaanan ng bintana. Parang sliding kasi yung bintana noon. Pero gawa lamang iyon sa kahoy at yero na patag. Unti-unti akong pinagpawisan habang nakatingin sa kanya. Totoong sinasabi nila na kapag takot na takot ka, parang hindi ka makagalaw. Parang paralisado ang buong katawan mo. Hanggang sa naramdaman ko na parang may nilalang din sa ilalim ng kama kasi nararamdaman ko na parang umaalog ito. Inisip ko rin na baka mga daga iyon pero kung pagbabasehan ko ang nararamdaman ko, malabong mga daga iyon. Hindi nagtagal ay umalis din ang nilalang na nasa bintana at nakarinig ako ng paglundag sa lupa. Nasundan ito ng mga taong nag-uusap na mapapadaan sa gilid ng bahay. Daanan po kasi iyon. Ako naman ay dali-dali akong pumunta sa bintana at tinawag ko ang isa sa kanila. Pamilyar po kasi ang boses niya at kaibigan ko iyon. Tinawag ko siya noon at sabi ko, hintayin nila ako. Pinatay ko noon ang gasera at tumalon talaga ako mula sa ikalawang palapag. At nagulat nga sila kung bakit ko iyon ginawa. Humingi ako ng pabor sa kaibigan ko kung pwede doon na muna ako matulog sa bahay nila. Tinanong niya ako kung ano ang nangyayari.
nang dahil nakapaalang ako noon at pawis na pawis. Sabi ko, doon na lang namin pag-usapan sa bahay nila. Nung nakarating kami sa bahay nila, ay tinanong ko ito kung nakita ba niya ang nilalang na nakita ko sa bintana ng kwarto ko. Pero sabi niya, wala naman daw silang nakita. O baka mas mabilis lang kumilos ang nilalang na iyon. At dagdag ko pa, mukhang inaaswang ako sa gabing iyon. Yung nanay at tatay naman niya ay naniwala sa mga sinasabi ko kasi hindi naman ako matutulog sa bahay nila kung wala akong karanasan. At nung time daw na iyon, naglipa na talaga ang mga kwento tungkol sa mga pagpaparamdam at pagpapakita ng aswang. Totoo ang sinasabi ni Lola Felisa. Kinaumagahan ay bumalik ako sa bahay paupahan. Nandoon din si Lola Felisa at ang apo niya. Gulat na gulat ito kung saan ako galing kasi ilang beses na daw siyang kumatok sa kwarto ko pero hindi daw ako sumasagot. At yung akala niya, tulog pa daw ako. Nagtataka ito kung bakit wala akong suot na tsinelas at kung bakit yung mga mata ko ay puyat na puyat kung titignan. Dito ko na kinuwento ang karanasan ko sa gabing iyon. At sabi ko kay Lola, mas mabuti na magpakabit ito ng kuryente para mayroong ilaw. Yun pala, matagal na niyang pinoproseso iyon. Subalit parang hindi daw inaaksyonan. At isa pa, hindi pa naman masyadong uso noon ang mga gadget. Wala rin kaming mga cellphone noon at hindi pa rin masyadong sikat ang internet. Kaya ganun yung sitwasyon namin. Sanay na walang kuryente. Pagkatapos ng karanasang ito, nagsimula akong kumolekta ng mga anting-anting. Inaalagaan ko ang mga ito, pero yung pananampalataya ko sa Diyos ay buong-buo pa rin. Nagdadasal ako ng direkta sa kanya. Lumipas siguro ang ilang buwan bago ako umalis doon. Pero hanggang ngayon ay natatandaan ko pa rin ang karanasang ito. Hinding-hindi ko ito makakalimutan. Maraming salamat po sa paglaan nyo ng oras sa kwentong ito. Hanggang sa muli, at huwag po nating kalimutang magdasal, araw-araw, gabi-gabi.